magpa-plant ako ng ano, ng mga marker. Kasi kanina, kumbaga, mayroon ng pre-detection kung saan yung medyo mabigat, saan yung ano, kung saan yung pinaka spot. Okay. So, pero prior to that, gagawin ko na yung neutral ground. Kasi, di ba mag-explore ka, solo exploration mo. So, ano man yung maramdaman mo, halimbawa, biglang bumigat ang pakiramdam mo, kailangan kang makapunta doon sa ground. Yung sa markings? Oo, yung, hindi yung sa neutral ground na gagawin ko. Kasi parang ganito yun, ano? Halimbawa, ito. Ito yung safe ground. So, maglalagay ako dyan ng candles. Yan yung, pag nakapasok ka dyan, kahit ano man yung nandyan, hindi ka magagalaw. Okay. So, yun yung... Parang pinaka-shield ko. Yes, yes. Lahat natin. If in case nandun na tayo sa loob at ginagawa na natin yung ano, nakaramdam, may isang nakaramdam o kaya biglang binalibag yung silya, tungtong tayo dapat doon. Dapat tayo doon. Kasi ang next nilang gagawin, babaguhin nila yung paningin natin. Yun yung next move nila. Gagawin nila yun. Para mag-create na ng panic. So, yan yung mga gagawin nila. So, ito yung reason kung bakit gusto ko na gawin ng proper. Kasi nga, baka gayahin ng iba, tapos wala silang ginagawa, tapos mangyari yon. Kagaya mo, nag-explore ka solo. Hindi naman ano eh, hindi naman pwede na lahat ng exploration mo, wala kang ma-encounter eh. Yes, eh, paano kung may ma-encounter? Ano yung precautionary measure mo? Okay. Diba? Kumbaga sa Boy Scout, ano dapat lagi kang handa? Kasi, who knows? Unang-una, entities yung kausap, yung makakasalumuha mo dyan. Hindi naman yan, wala naman flesh yan. Pero kaya kanilang saktan. Kung gugustuhin nila. So, dito, mayroong category na ganun. Na kayang makapanakit. Ayun po yung base sa nakita ko. Oo. So, dahil doon, kailangan nating maglagay ng neutral ground, yung safe ground kung tawagin. So, doon sa safe ground na yon, ano't ano man ang mangyari, pag naramdaman mo na kailangan kasi maging aware ka sa body mo once na tumuntong ka na. Ang unang-unang magiging indication mo, wala nang iba kundi yung body mo lang. Diba? Kung hindi ka nakakakita, nakakaramdam ka lang, dapat utilize mo mabuti yung pakaramdam. Magamit mo mabuti yung pakaramdam. Tanong ko lang, Sir Ed, it's a sign mo ba na once na ako may time na syempre mga haunted na lugar na pinupuntahan ko, consider din. Yung may time na parang minsan yung right ringing, umuugong. Yes. Yan. Ngayon po, habang nag-uusap yes, tayo. I know. Saksi tong video na to. Yes. Ngayon po. Meron nang nag-aabang sa atin dyan. So ganito, yung ringing of the ears o yung parang pagkabingi, yung parang actually may ugong yan sa loob na yes, parang manipis na ugong na nasa mismong loob ng tenga. So iyan, ibig sabihin, iyan yung indication na tumataas na yung magnetic field ng lugar. So pag ganun, ako naman, ang indication sa akin yan, parang ang hibigat humakbang. Yung, alam mo yung parang slow mo. Pilitin mo pero parang slow mo pa. Kaya nangyayari yun kasi domain na nila yan. Kumbaga, lahat ng energy nila nandiyan. So, iyon, anytime pwede nila kontrolin yung paligid. Ito naman hindi naman to test eh. Pwede namang, pwedeng mahanap mo, pwede rin namang hindi. Kaya yung ilalagay ko na yon, lalagay ko lang yung sa spot kung saan merong mataas na paramdam. Para pag narating mo yon, naramdaman mo, kumbaga, ano na rin to sa'yo, tip. Parang tip ko na din sa'yo. Kumbaga, training, experience na rin na pag nakarating ka dun sa spot kung saan ako naglagay ng markings, kunyari, hindi mo pa nahahanap yung markings na ilalagay ko. Pero pagpasok mo dun sa lugar na yun, parang iba yung pakiramdam mo. Kumbaga parang iba siya. Iba siya kaysa dun sa mga lakaran mo. So, pag ganun yung pakiramdam mo, hanapin mo, baka nandun yung markings ko. So, ito na yung magiging indication na para sa iyo na ang amin lang, sir, kumbaga sa bawat exploration namin ng mga ghost hunting,
kailangan namin, sir, ng test pa. Kumbaga, syempre, si Sir Ed. Siya muna. Nauna na siya kanina, sir. Kumbaga, okay. Mag-iiwan kami ng mga, ano, ng mga markings. Yun yung proof na meron dun, na may something dun, sir, di ba? And then, yun yung hahanapin mo, sir. You're free to explore kahit anong sulok dyan, sir. Walang problema ron. Kung makita mo, sir, mas maganda. Pero kung hindi, okay lang. So, kasi babalik naman tayo. Babalik ka naman, sir, sa babae. Tapos, doon ko na may explain sa'yo. Tapos dalawa na kayo, sir. Tapos ituro mo na, sir, kung kay Sir Ed, kung saan yung meron, saan yung wala, saan mo nakita yung markings. Basta, sir, pag magkasama na kayo sa exploration nyo, habang nagkalakad kayo, you can ask whatever you want. Okay. Ganun lang, sir. And then, lahat, with that, lahat ng pointers na gusto mo tanong. Doon na tayo mag-conclude siguro ng kabuuan. Kasi ang approach namin, sir, is education. Educational docu, ganun. Mga more on ano to eh, parang patutunayan natin yung existence ng supernatural through exploration. Kaya lang, this time, gusto ko lang kasi magkaroon ng pointers para hindi gayahin ng, diba, kagaya ng mga ginagawa ng alam mo na. Diba? Basta bigla na lang may kalabugan, tapos sa lahat na pinupuntaan nila, may nakikita. Yung mga ganon. So, i-detail natin na hindi naman kailangan may makita ka eh. Kasi hunting nga yan eh, pwedeng may makita ka, pwedeng wala. Pwedeng maging successful yung exploration natin, pwedeng hindi. So, ganun lang. Pero, at the same time, gagamit, merong gadgets. Meron akong gagamitin during communication. Kumbaga, ito na yung ano eh, dito natin i-defy yung ano, kumbaga, scientific na kasi ito eh, di ba? Okay. At walang, ano, hindi natin hawak-hawak, pero ililiblag natin. So kung nakita mo yung mga ginagamit nila, gagamit din tayo nun. Pero this time, approach ko naman, way ko naman, kung paano ko gamitin yung mga gamit. Okay? So, ready tayo, sir. So, ito na po yung sinabi ko kanina na babalik kami pagkagat ng dilim. So, ito na. Ngayon, ang unang gagawin ko, dahil meron nga akong kasama dito at mamaya ko pa siya i-reveal, pero para safety siya, gagawa muna ako ng neutral ground o yung safe ground namin lahat. Just in case na may mangyari, meron kaming lugar na kung saan safe kami. Okay? So, samahan niyo na ako para makita ninyo kung paano ginagawa ang isang neutral ground. Kanina nung pumunta kami rito, ito yung napili kong spot kasi ito yung spot kung saan na mababa yung magnetic field. So dito tayo magiging safe. Mula rito sa spot na to hanggang dito. So dito ko i-establish yung aking neutral ground. So simulan na natin. Gamit ko. Mga candles. So ngayon, tignan ninyo yung laman ng toolbox ni Ed Caluwag. Kulang pa ng dalawa. Asan yung isa? So kailangan ko ng una ng apat na candles. Narito nyo rin yung mga gamit natin na REM pad, yung ating music box, pero mamaya pa natin i-establish. Okay. So, kung magtatanong kayo bakit kailangan kong gumamit ng compass,
kailangan ko po kasing alamin yung direction kung saan ko ilalagay yung first candle. Kasi dun sa direction na yon, dun ako magsisimulang tumawag yung tinatawag natin yung mga guardians, yung mga guardian spirits na pwedeng tumulong sa atin at magbantay. Okay? So since kailangan ko ng apat na corner, pero yung first corner would be here. Ito yung space na enough lang para makatungtong ang mga ilang tao. So kung ilan kami rito, yun yung dapat makapasok dito sa grounds. Ang ginagawa ko. So here. And then, expand natin dito para medyo kahit magsiksikan kami sa loob nito, okay na. So mamaya, during exploration ng aking kasama rito, yung aking kakolab, ito yung safe ground na kung saan kapag naglibot siya. Yan, ang lakas na. Honestly, medyo sana naman yung pakiramdam na para kang nililindol, which is the same na pakiramdam kapag meron tayong mga ang lakas ng flashlight ni Flashlight Manila. Sorry. Malabo po kasi yung mata ko kapag gabi. Pero hindi ako pwedeng magsalamin habang ano dahil mas nagiging malabo siya. So I'll be using this sigil. Then, this is for protection. Po yung red string na sana makita ko yung dulo. Yun. Need to tie the strings. Kailangan natin itali yung string dito. Kasi mamaya, pag nagsimula na, ay ikot natin to dito. Sorry. So, kailangan po kasi lagi tayong prepared. Hindi mo natin ina-expect kung anong mangyayari. Pero at least, worst comes to worst, meron tayong protection. Okay. Okay. Connected na. So yan po yung reason bakit laging akong may dalang box. Okay. Salt for protection.
Ito yung string of protection natin. So baka sabi, itatanong ninyo, bakit hindi ko to ginawa sa Clark? Kasi po, hindi naman po territorial spirits yung nasa Clark. So hindi naman natin kailangan na napakaraming salt. Kailangan lang natin mag-connect ito. Okay. And the sigil of protection, lalagay ko lang dito sa center. Plus this one, the lesser key. So that's it. Pero mamaya, meron pa tayong gagawin dito. This is another protection. So this is what a shaman do kapag nagre-ritual. So these are the protection ritual na gagawin natin. So ito po. Tapos ko na yung protection ritual. Pero once na inintroduce ko na po yung ating kasama, dahil siya po yung unang mag-explore, kailangan sindihan na natin yung kandila. And gagawin po natin yun kapag nandito na siya. Okay. So basically, ito po yung ating safe ground, yung tinatawag natin neutral ground. Well, as of now, pumibigat na yung hininga. And yes, may uling yung kamay ko, pero kailangan to. Okay. So hindi po natin dapat masagi yung string. So kung nakikita nyo kung gaano kalaki yung kalawak yan, just in case nagkaroon ng problema, kung ilan kami, dito kami magsisiksikan sa loob nito. Habang nakailaw yung kandila, safe kami sa loob ng protection na yung protection na to, yung neutral ground. Okay? Kasi naiba na yung pakiramdam ko. Mula kanina parang ang bigat na niya, draining na. So meaning kasi territorial yung naririto. Siguro simulan na natin para mas makapag-establish na tayo ng communication. Ngayon, narito kami sa Villa Epifania, isa sa kinikilalang haunted na lugar. Naggaling na ako dito before, nag-shoot na kami dito before sa isang TV program kung saan ako regular na lumalabas. At before may mga experience na ako. Actually, noon pa lang, iba yung experience ko dito. And honestly speaking, nagdalawang isip ako na tumuloy dito. For the reason na alam ko kung ano yung nandi dito at alam ko yung capability nila. Kaya lang, ito yung chosen ground ni Master Gala para sa collaboration. So, hi, Sir Ed. Hello. Hello po sa mga supporter po ni Sir Ed. Yan. Natupad na po sa wakas. Actually, this is one of my dream talaga from the start. Kumbaga parang ano lang eh, hindi lang maganda yung naging umpisa, pero yung thankful na napagbigyan po at saka natupad itong ano natin, Sir. Okay. So ngayon, mag-explore siya
Pero para sa safety niya, yung ginawa ko, ipapakita ko sa kanya kung paano gagamitin. But after that, magkakaroon siya ng solo exploration. Then, for verification, dalawa na po kami after. Okay? Hi guys, this is Master G or Master Gala. Oo. Ngayon, meron akong ano, expectation din na actually, expect ko na na may mga mararamdaman. Siyempre, makakasama mo ba naman yung sikat na paranormal expert, di ba? Pagdating sa, ano, di ba? Sa, pagdating sa larangan ng mga paranormal, siyempre, ang expectation ko pa is, bukod sa may something mapifeel kami or what, ang, yung mismong lugar na pagsushootingan namin ngayon, o itong mismong lugar na ito, itong Villa Epifania, is maraming mga ano eh, maraming mga vlogger na nagpunta nga daw, eh, gusto kong makita something different. Meron akong na-feel din na may mangyayaring something different aside sa mga nauna. Ganun. Actually, hindi ako masyado nag-expect eh. Parang go on the flow kung ano yung pwedeng mangyari. Alam mo yun, yung parang bahala na kung may mangyayari o wala, pero hindi ako ano eh, kasi meron akong kumbaga, itiniwala ko na lang din kay Sir Ed Caluwag yung pwedeng mangyari, kasi ako hindi naman, wala naman akong capability na makipag-usap sa mga ganyan, alam nyo naman guys. Tara na, tingnan natin, ipapakita ko sa'yo kung ano yung ginawa ko. Kung may question, tanungin mo lang sa akin. Okay po. Ito na naman yung pakiramdam. I don't know bakit pagdating dito naiiba yung pakiramdam. Okay? Okay. So, ito yung tinatawag kong neutral ground. Okay. So, dahil ikaw yung mag-explore, apa. Iikutin mo tong area, which is actually before naiikot ko na rin naman to. And for collaboration and verification, okay, kung ano talagang meron dito, we will allow you na ikaw yung mag-explore and then sasabihin mo sa amin, verify natin ano ba talaga yung nangyari, yung experience mo. Mm-hmm. So ito, pakita ko sa'yo. Ang tawag dito is the neutral ground or yung safe ground. Mm-hmm. Ano man yung maramdaman mo, nakakaiba. Yung bigla kang nahilo, nahirapang huminga, parang sinasakal, anything unusual, pilitin mo na makapunta rito. Okay. Tapos, pagdating mo dito, kung kailangan mo kami, sumigaw ka lang para marinig ka namin. Then, pupunta kami ito para damayan ka dito. Pero since ikaw yung unang mag-explore, mm-hmm, ilight mo yung mga candles. Sindihan ko pa mga candles. Okay. So, ibig sabihin, upon lighting the candle, the four corners, yan, meron akong nilagay na sigil sa gitna, and actually, nag-usal na rin naman ako ng incantations para dyan. Mm-hmm. So, ito ay magsaserve as force field. Na pag once nandyan ka, hindi ka magagalaw na kung ano man yung entities na gusto kang i-harm. Okay? So, sindihan mo na yung kandila. Pero start doon sa candle na yon. Dito. Yan. Start ka dyan. And then, tapos remind lang kita na ingatan mo mamaya kung sakali ano, na huwag mong matabi yung string para hindi siya ma-dismantle. Kasi once na nabago yung position yan, magkakaroon ng opening. Okay. So, ito pa muna. Doon na tayo sa isa. Kahit alin na. Kung alin na yung mga susunod. So by observation,
halos sabay-sabay natin sinindihan yung candles. Diba? Pero, later on, papansinin natin alin part yung mas mabilis na natunaw. Okay? Anong ibig sabihin nun? Kung saan yung may mas mabilis na matunaw, doon sa spot na yon may nagtatry na pumasok. So, ayan. So, once na nasa loob ka niyan, safe ka. Okay. Or tayo. Safe tayo once na nandiyan tayo sa loob niyan. Okay? Since kanina, na-explore ko na to, naikot ko na. At nakita ko na yung mga spots kung saan yung medyo sabihin na natin na may mataas na EMF reading. So ngayon, lalagyan ko ng mga markings yun. So, pasensya na po. Ito lang yung nagawa namin pang mark, actually. Naiwan yun talagang para dito, ano. Pero, this is enough para makita ni Master Gala. So, kung saan ko to nilagay, during exploration niya, hahanapin niya to. And then, mamaya, may number po ito kasi. Sasabihin niya sa amin, saan yung pinakamabigat. Number 1 ba? Number 2? Number 3? Or number 4? So, yun yung pag-uusapan mamaya for discussion. And after that, we will try to establish a communication sa kung ano man yung meron dito. Okay? So, kami muna. Lalagay ko lang yung markings. And after that, ikaw na. Okay. Okay? So, ready? Sige. Nandito na kami sa labas lahat, no? Si Master Gala na yun yung papasok. At yes, hahanapin niya na po yung mga inilagay ko kanina na mga palatandaan. And then, gamit yung senses niya, papakaramdaman niya. Anong pakaramdam doon sa mga part kung saan niya natagpuan? Okay. Yung mga papel o yung mga nilagay kong marker. Okay. So, reminder lang, pag dumaan kayo doon, pakipatay yung isang candle sa dulo na nauubos na. Okay. Okay. And then, pwede na kayo umakyat. Okay. Okay. Dahil ito yung chosen ground ni Master Gala para sa collaboration, so, kahit meron akong konting parang resentment, ayaw ko sana tumuloy. Kaso, kailangan eh. So, gusto ko rin kasing ipa-experience sa katulad ni Master Gala kung ano ba yung mundo na ginagalawan ng isang Ed Kaluwag. At gusto ko rin ipakita sa kanya na ano ba talaga yung way ng isang ng tunay na pag-ghost hunting na hindi lang para maghanap ng multo kundi para magbigay din ng respeto, which is nakita ko na fault ng iba na parang for the sake of the content kailangan nilang mag-exaggerate at kailangan nila na gumawa ng alamin na yon, fake videos para masabi. Ang problema, nagdadamay po yung mga talagang may advocacy at talagang mayroong pagmamahal doon sa crap na katulad nito. Pero na-feel ko wala, hindi ko kayo nakita ano, may nilagay kayo doon sa baba lang. Che-check natin yan, na-feel ko siya ngayon eh. Sige. So let's go. Exciting. So pasok na po ako, mga master, charot. So guys, papasok na po ako. Ayun. Feel free to speak, sir. Okay. So ako nga, ang talagang nafe-feel ko talaga, meron siyang inilagay dito si Sir Ed. Wala akong idea, pero ano naman, no? Hindi naman tayo ano ng oras, no? Wala naman dito. I think meron dito. Ito. Bandang baba. Ito. Number 2. Sabi ko na meron dito. Mm.
medyo ano, may sakit sa ulo ng konti dito sa part na to. Sumakit yung pagdampot ko nito, parang may something ano. Sumasakit yung ulo ko. So, hindi po kami nandito para makipag-away. Kagaya na sinasabi ni Sir Ed, ito po yung nakita na lang marker. So, next. First time ko dito guys ha. Wala akong idea sa ano na to. Sa bahay na ito. Parang ano, parang nakakalula. Ang una ko agad na feel, this one, ito tong kwarto na to. Meron dito. Minilagay kaya dito. Check natin guys. May napipil ako dito. Oh my gosh! Hala! Wala akong idea guys ha. Wala akong idea. Nasa baba ako nung ginawa nila to. Sabi gina-video naman yung kanina no? Ito meron nga. Number 3. Mainit dito sa part na to. Number 3. So, ang bilin ni Sir Ed, guys, pakiramdaman ko kung saan yung kung saan nito kasi nag-shuffle, wala akong idea kung saan nila nilagay. Hindi, wala din ako dito, nasa baba ako ng ginawa nila. Ito, kita agad to. Meron dito. Isa lang ba? Oh my gosh. Ito. Ay! 4! Magkakasunod. Magkakasunod. Wait lang. So, dito ba tayo galing? Dito na. Dito ba ako yun? Cut natin yun. Dito ba ako galing? Okay. Dito. Meron dito. Meron dito, I'm sure. Wait lang, wait. OMG. Meron po. Meron dito. Dito po, parang nagiinit yung tenga ko or what. May nilagay dito. Nalulula ako. Wala ba? Hindi ko makita, medyo madilim eh. Parang meron dito. Pwedeng magkamali kasi ito hindi scripted guys. Pwede tayong magkamali. Meron ako kasing ano dito eh. Tinuturo sa akin dito kanina. Wala ba? Wala naman.
So, dito tayo sa kabila. Hanggang ilang ba floor kaya ito, guys? Alam mo hanggang third floor ito. Ah, nalulula ako. Ilan yung ilinagay ni Sir Ed? 5. So may dalawa pa akong kailangan hanapin. Ah, isa na lang. Ang gara rito. O, tignan nyo. Tignan mo to. Parang may markings dun sa may ano. O, baka natuluan lang yan. Hindi naman dito masyado. Meron pa ba sa taas? Ano yung pakiramdam ko ngayon, guys? Parang mahapti yung mata ko. May napifeel ako doon sa part na yun. Excuse me po. Mainit dito. Sana po walang gumalaw sa akin dito. Wala. Wala ko dito nakikita. Dalawa pa. Meron pang dalawa. So, baba tayo guys uli. Dito yung pakiramdam ko, meron pa dito eh. Dito talaga yung ano? Hindi, yung kanina dito. Meron pa tayong dalawa. Akong idea kung saan. Sabi ni Sir Ed, pakiramdaman ko yung senses ko. Wala akong nakikita na dito. Pero may dalawa pa guys eh. Meron pa tayong dalawa. Ay, isa na lang po ba? Isa na lang? Eh, baka maano yun. Super, kailangan ko makita yung isa. Wala, hindi ko siya makita. Mahabdi yung mata ko, guys. Alam mo, parang inaantok ka. Pag inaantok ka na, tapos gusto mong matulog, yung una mong nararamdaman, yung mahabdi yung mata mo, ganun yung nafe-feel ko ngayon. Wala. So, paano yung pag hindi na natin makita? Okay lang. Wala na ako napifeel. Pero, ang napifeel ko doon talaga sa may bandang kanan eh. Di ba, nauna ko nakita doon sa kaliwa. Hindi naman siya totally nakatago na ano.
Dito lang daw ba sa loob ng bahay inilagay o naglagay din si Sir Ed sa labas? Dito lang sa loob. Saan? May mga room dito. Oo nga, hindi pa ako nakapunta rito. Ilan ba ang room ng ano na to? Pwede mag-flash ako. Flashlight. Tara, tapos nakikita. Eto! Ayan. Number 1. 4. 3. Ala! Bakit ano? Magkakasunod. Magkakasunod siya, guys. 4, 3, pakita mo. Punta ka rito, sir. Ito yung 1, di ba? Yung ngayon. Ito yung nauna eh. 4. Nabidyohan yun, di ba? Eh, hindi. Ito, 2. Tama ba? 2, 3, 4. Ah, okay. Ito yung nahuli. Itong 1. 2, 3, 4, 1. Pumunta ba ako dito kanina? Hindi, ano? So, yung nakita natin. Hope, ano na ako eh. Hopeless na ako, guys. Na makikita po, ko pa siya. Kasi may nag... ano sa isip ko doon na doon sa kanan. Meron pa doon eh. Parang ayaw akong paalisin doon sa part na yun. Parang doon ako gustong ano, magstay. Parang gusto ko magstay doon. Kasi pinapabalik pa ako doon eh. Yun yung pakiramdam. So yan, nakuha natin yung 4. Lahat. 4 to. Na marker. Mabigat yung unang marker. Sir Ed.